Totoo bang may bagong bayang Israel? Yan po ang ating aalamin ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na welcome po sa ating devotional Bible study. Day 84 na po tayo. Sama-sama po tayo sa ating pag-aaral at maging sa ating paglago hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang ating teksto ngayon, mga kapatid, na tatalakayin pag-uusapan ay nandito po sa Roma 11:28-30. Basahin po natin ang sabi, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga Hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaluob at pagtawag. Verse 30, noon, kayong mga Hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Now mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, nagtatag si Hesus ng bagong Israel. Tingnan po natin, pansinin po natin mabuti. Sa New Testament po, sa panahon ni Hesus at ng mga apostol, maging kay Apostol Pablo, exist na po yung bayang Israel. Mayroon po silang templo na malaya po ang lahat na pumunta. Mayroon din po silang pariseo, sadosyo at mga eskriba. Mayroon din po silang Sanhedrin. Ang religion nila ay tinatawag na Judaismo. Makikita po natin, mababasa po natin yan sa Gawa 13:43-44. Sarado po mga kapatid ang kanilang isip sa magandang balita. Ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala at hindi nila tanggap si Hesus na Misaya at tagapagligtas. Kita nyo naman na talagang grabe ang ginawa nila sa panahon ni Hesus. Kahit nga ngayon, majority di pa rin nila tanggap ang ating Panginoong Hesus bilang Misaya. Now, dahil si Hesus ay nasa bloodline ni David, pure Diyos po siya. Pure Hudyo po siya. Kaya nang siya ay nandito sa lupa, kilala siya bilang hari ng mga Hudyo na hindi naman tanggap ng mga Hudyo. Sinasabi po sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Hesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Maliwanag po na nabanggit dyan, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Anong bayan po yan? Sinasabi po dito sa Mateo 2:6, at ikaw Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno, si Hesus po yan, na mamamahala sa aking bayang Israel. So, yung bayan na ililigtas ng ating Panginoong Hesus ay ang bayang Israel po yun. Kaya nga, nang nag-utos po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple, ay exclusive lang na mangaral dapat sila sa bayang Israel. Sinasabi po sa Mateo 10:5-7, ang 12 ito'y isinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan. Ano ang bilin? Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, maintindihan dapat ito ng mga Israelita na itong si Hesus, ang Misaya, ay number one, sila ang unang ililigtas, ang unang tutubusin. Pero ngunit bigo pa rin sila sa bayang Israel. Dahil sa katigasan po ng kanilang ulo, nag-extend si Hesus ng kanyang biyaya. Gumawa po siya ng bagong bayang Israel. Sinasabi sa Mateo 21:43, therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruit of it.
So, yung kaharian daw ng Panginoon ay kukunin sa kanila, sa Israel, at ibibigay sa isang bayang nagkakabunga. So, mga kapatid, ano ang bagong Israel ngayon? Now, ito po, pakinggan po natin mabuti. Ang bagong Israel po ngayon ay ang church o iglesia. Ano po ang dapat nating malaman sa bagong Israel? Number one, matatawag ko itong temporary replacement from literal bloodline of Israel to spiritual Israel. Temporary replacement lamang po yan. Matthew 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So alam naman po natin yung mga kausap ng Panginoong Hesus diyan, yung mga leaders po ng Israel. Mga kapatid, ang bayan o bansang nagkakabunga ay ang mga believers po yan. Mga mananampalataya po. Yan po ang sinasabing iglesia, hindi po building, kundi church, ibig sabihin believers. Mga alagad po ng Panginoon. Ito ang bagong bansa o spiritual Israel. Sa unang Pedro 2:9-10, ang sabi, datapwat, kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanilang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po sa verse 10. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Kita nyo? Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. So, meaning po mga kapatid, tigil mo na ang promise para sa literal na lahi o bloodline ng Israel. Dahil papasok ang church. Nakasentro ngayon ang Panginoon sa church. Pero hindi ibig sabihin na ipapawalang halaga na ng Diyos ang pangako niya sa literal Israel. May time para sa kanila mga kapatid. I-restore din sila ng ating Panginoon. Dahil maliwanag po yan sinasabi sa Roma 11:28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Pag sinabing hintil mga kapatid, yan po ang mga hindi saklaw sa mga lahing Hudyo. Ang tawag po sa kanila, hintil. Hindi po Israel yan. Ngunit dahil sa sila, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. So hindi yan pababayaan ng Panginoon. Dahil alang-alang sa ninuno, kahit matigas ang kanilang ulo. So, mga kapatid, matatawag ko itong temporary replacement from literal bloodline of Israel to spiritual Israel. Dahil matigas kasi ang kanilang ulo. Kaya yun, ilalagay muna ng Panginoon yung spiritual Israel. Pangalawa po na dapat nating maintindihan sa spiritual Israel. Ang kaligtasan dito ay saved by grace through faith. Sinasabi po sa Ephesians chapter 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Pananampalataya po ang kaligtasan dito. Israel ka man, Hintil ka man, Samaritano ka man, kahit sino, pwede at tanggap ka sa spiritual Israel, basta sumampalataya ka kay Jesus. Unlike po sa literal Israel, kasi minsan hindi talaga nila natatanggap ang ibang lahi. Pero sa spiritual Israel, tanggap lahat. Kaya si Pablo ay isang Hudyo pero nangaral po siya sa mga Hintil. At ang sabi niya sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So maging Hudyo o Hintil o Grego, makita po natin na talagang tanggap sa spiritual Israel. Sa Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa
kay Kristo Jesus. Tanggap po sa kaligtasan kung ikaw ay sumampalataya, makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang spiritual Israel, mga kapatid, ang kaligtasan dito ay saved by grace through faith. Hindi po sa lahi, kundi saved by grace through faith. Pangatlo po na dapat nating maunawaan sa spiritual Israel, wala na ditong pinipiling kulay at lahi. So yan, gusto ko pang i-emphasize po ito, mga kapatid. Tandaan po natin noon, nang sinako po ni Joshua yung promised land o Kanaan, lahat ng naninirahan dyan, hari, kaharian, mamamayan ay kanyang pinatay dahil po yan sa utos ng Diyos. Kinungkir niya po dyan yung pitong bayan. Sinasabi sa Gawa 3:19, nilipol niya ang pitong bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga Kaananita. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, nang lupigin po nila yung Kanaan, alam naman po natin na marami nang nakatira dyan. Kasi nga, for how many years silang naalipin sa ibang bayan. So pagbalik nila, marami nang nakatira. Kaya kinungkir po nila yon. Kaya makita po natin na maraming galit sa Israel. Kahit nga ngayon, dahil sa teritoryo, marami pong galit. Pero sa spiritual Israel, natupad dyan yung paghahari ni Jesus. Kasi hindi tanggap ng literal Israel si Jesus as king. So dito sa spiritual Israel, sa church mga kapatid, dito po ngayon naghahari ang ating Panginoong Jesus. At kapayapaan, pagkakaisa ang nais niyang mangyari dito. At hindi naman basta-basta nauunawaan ng bayang Israel. Kaya sinasabi po sa Ephesians 2:14-16, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Kita nyo? Dahil ang mga Hudiyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Iglesia po yan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Kaya mga kapatid, makita po natin dito na wala nang lahi, wala nang iba, wala nang kung ano-anong lahi dyan. Palestine ka man, Diyos ka man, o anong ibang lahi mo, sa ating Panginoong Hesus, sa spiritual Israel, tanggap po ang lahat ng lahi. At sinasabi sa 1 Corinto 12:13, maging Hudiyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, upang maging isang iglesia. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Kaya mga kapatid, sa wakas, naunawaan din ito ni Pedro. Pero yung ibang kalahi niya, yung ibang Israel, hindi na intindihan. Pero si Pedro, nangaral pa nga siya sa mga Hudiyo at marami din naman siyang na-convince. Ito po ang sabi ni Pedro sa Gawa 10:34-35. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubosang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. O yan, si Pedro, Hudiyo po yan. Israel po yan. Pero ang sabi niya, ngayon ko lang lubosang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. And verse 35, nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Kaya sa spiritual Israel, mga kapatid, kahit anong bansa ka man, taga saan mang bansa, tanggap po tayo. Kaya kung buksan lang ng Israel ang kanilang spiritual na paningin na matagal nang dumating si Jesus sa kanila, at kung sila ay sumampalataya, pati na yung ibang lahi, maiiwasan na sana ang silusan. Bagkos ay magkakaisa sa bawat lahi, lalo na sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa spiritual Israel, wala na ditong pinipiling kulay at lahi. Pang-apat po, na dapat nating maunawaan sa spiritual Israel, ang kinikilala ditong Panginoon at tagapagligtas ay si Jesus. Yan po. Malinaw po yan sa Kolosas 2:17. Ang sabi, sapagkat tinanggap na ninyo si Jesus bilang Panginoon
mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Marami ding mga ibang Hudyo at mga Gentiles na accepted na. Tinanggap na po nila si Jesus as King, as Lord, and Savior. Kaya dahil nandiyan na kay Jesus, ang sinabi po dyan, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. At sinasabi sa verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ganon din po, sinasabi din sa pangaral ni Apostol Pablo sa Roma 10:9. Dagdag po natin to. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, dahil po mga kapatid sa pag-usbong at sa naglilitawang relihiyon ngayon, maraming nagtatanong, paano malalaman ang tunay na spiritual Israel? Kasi lahat nagki-claim na, kahit ngayon nagki-claim, kami ang tunay na Israel. Kasi kahit ang sentro ngayon ay pang-spiritual, marami pa rin ang nag-aaway-away at nagdidebate na sila ang tamang spiritual Israel. Kahit nasa spiritual na, may away pa rin mga kapatid. Di ba? Ngayon, ito lamang ang masasabi ko kapatid. Kung sumasampalataya ka kay Jesus at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, nasa spiritual Israel ka na. At kabahagi ka sa lahi ni Abraham. Sinasabi po sa Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, tingnan nyo, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid dito po sa spiritual Israel, nabilong po tayo. Ang kinikilala po ditong Panginoon at tagapagligtas ay si Jesus. Panglima po na dapat nating maunawaan sa spiritual Israel. Ang spiritual Israel or ang church ay may timeline lamang po. Mayroon lamang po silang panahon. Sa church age mga kapatid, natigil po ang orasan ng Israel dyan. Ang literal na bayan. Dahil nga matitigas ang kanilang ulo. Ang biyaya ng Panginoon ay nasa church. Kaya ang Israel ay hindi pa restore literally. Kaya ngayon nagtanong yung mga alagad kay Jesus kahit sa panahon nila. Ano ang tanong ng mga alagad kay Jesus? Sabi sa Gawa 1:6, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus. Anong tanong nila? Ito po. Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Kaya ibig sabihin, sa panahon nila, wala ang kaharian ng Diyos sa Israel. Ano ang sabi po sa verse 7? Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. So hindi direktang sinagot ng ating Panginoong Jesus ang tanong nila. But, kay Apostol Pablo, mayroon pong revelation para sa timeline ng church at sa Israel. Pagkumpleto na po ang church at nasa tamang panahon na, kumbaga hinog na yung church, aalisin na niya ang iglesia through rapture. Okay? After rapture, dito na muling mag-uumpisa ang restoration ng literal na bayang Israel. Ngunit, dadaan muna sila sa tinatawag na Great Tribulation. Kaya ang Great Tribulation mga kapatid ay konteksto po yan sa bayang Israel. Tinatawag po yan Jacob's Trouble. Tingnan po natin ang Roma 11:25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. O, kita nyo? Pansamantala. Ipinasok ang church, pero hindi ibig sabihin talagang tuluyan na niyang kakalimutan ang Israel. Pansamantala po sila. Natigil muna ang kanilang orasan, ipinasok ang church. Pag naalis na yung church, at yung sinasabi dito, tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo
mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, yung mga hintil na nasa church. Ibig sabihin, kung kumpleto na, si Lord lang nakakaalam yan, kung hinug na ang church, kung panahon na sa iglesia, ibig sabihin po nito, aalisin, kukunin na ang church, rarapturin ang church sa mundo, at dito na mag-uumpisa ang orasan ng Israel para sa kanilang restoration. Balik, literal Israel na po ang mangyayari dyan. I-consider po natin yung sinasabi sa ikalawang Tesalonika 2:7-8. Ang sabi, ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan. Sino po yung sinasabing palihim na gumagawa ng kasamaan? Yan po ay ang Antichrist. At ang sabi, at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang. Di makapagboylo yung Antichrist dahil nandito pa ang humahadlang. Sino po ang humahadlang? Yan po ang banal na espiritu na nasa iglesia. Pag kinuha na yan, ang sabi dito, kung maalis na ang humahadlang, verse 8, mahahayag na ang suwail. Ibig sabihin, pag inalis na dito sa mundo ang church, tayo ngayon, church po tayo, church age pa tayo. Pag kinuha na ito ng Panginoon, rarapturin na, mahahayag na ang suwail. So, itong suwail na ito, ito po ang mararanasan ng bayang Israel. Ito po ang panahon ng restoration, kaya lang dadaan po sila ng matinding kahirapan. Kaya dito din magkakaroon ng talagang gera na hindi pa nararanasan sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, sa next video, pag-uusapan po natin yung magiging buhay ng literal Israel sa ilalim ng Great Tribulation o sa ilalim ng Antichrist. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid ko, sa panahon natin ngayon, nasa timeline pa rin tayo ng spiritual Israel. Sa church, ito na ang chance natin na mapabilang tayo sa lahi ni Abraham sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Isuko mo na ang iyong buhay at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang makasama ka sa pagkuha ni Jesus sa church. Dahil sa takdang panahon, muling titipunin ang tunay na mga lahi ni Abraham. Dahil programa na po ito para sa literal na bayang Israel. Baka ma-out of place lang po tayo sa panahon iyan. This is your time. This is our time na pahalagahan mo na ang grace ni Lord para sa spiritual Israel, para sa church. By grace pa po tayo ngayon, mga kapatid. Grab this opportunity. Maglingkod ka na. Isuko mo na ang iyong buhay sa ating Panginoon. Dahil dito po sa spiritual Israel, kahit anong lahi, anong kulay o bansa, tanggap po tayo at mahal tayo ng ating Diyos. Kaya para po sa ating review, ano ang dapat nating malaman sa bagong Israel? Una po, matatawag ko itong temporary replacement from literal bloodline of Israel to spiritual Israel. And number two, ang kaligtasan dito ay saved by grace through faith. And number three, wala na po ditong pinipiling kulay at lahi. Number four, ang kinikilala po ditong Panginoon at tagapagligtas ay si Jesus. And number five, ang church ay may timeline lamang. Temporary lamang po yan. Pag na-rapture yan, naalis yan dito sa mundo, mag-uumpisa na ang restoration ng bayang Israel. Kaya lang dadaan po sila ng Great Tribulation. At yan po ang pag-uusapan natin sa susunod. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.